Ngayon, mag-invite tayo ng students para sa Mentosa. Tama yan. Kaya tara na. Tara na! Ano nga ba ang Ventosa Therapy? Ito ay form of complementary alternative medicine na gumagamit ng local suction sa balat to eliminate stagnation of the blood flow. Effective daw ito in helping patients with many ailments. Sinama ko sila sa Banahaw Spa para matry itong Ventosa. Nagbunutan kami kung sino ang maswerteng susubok. Ayan, si Rainil na! Tara, samahan natin siya, si Maris, si Ritz at Ian para alamin kung paano nga ba gawin ang Ventosa. Ang Ventosa Therapy ay pinaniniwala ang nakakapagtanggal daw ng wind cold, heat, coldness, dampness, body toxins, at bad spirits. It is not just for relaxation. Ayon sa aming sources, maaari itong makatulong sa mabilis na pagaling mula sa iba't ibang sakit tulad ng sipon, pananakit at pumamaga ng katawan. Alamin naman natin ngayon ang mechanism ng cupping therapy at kung paano ito nakakatulong sa pagaling ng ating katawan. Cupping causes local congestion where a vacuum is created with the use of vessels which are placed on the skin either by heat or suction. When the cups are placed on the skin for a few minutes, blood stasis is formed and localized healing takes place. Habang wala si Riza, ako muna ang papalit sa kanya para kausapin at interviewin si Ate Bernadette. So ito na, ang step-by-step procedure. Number 1, stretching at massage. Kailangan natin ito to soften the joints and relax the muscles. Pinapabuti din ito ang blood circulation at tinatanggal ang body toxins. Wow! Very relaxing naman yan, Rainian. So number 2, after the massage, dapat syempre i-remove ang oil para di madulas ang baso kapag ilalaginan natin later. Ate Bernadette, kayo nang bahala. Number 3, ito na. You need to get 10 glass cups, candle, and lighter. At itong bagay na ito, ano ito? Tissue na nakarap sa sentimos para makatayo. Number 4, madali lang daw ang procedure. So ate, ikaw na! Iwasan daw itong ilagay sa mga bony areas o sa spine. Gets? Number 5. Tapos mailagay lahat ng cup, takpan muna ito ng towel upang hindi matanggal. And then, leave for 10 minutes. Woo! Number 6. Tatanggalin na natin ang mga cup. So, just press against the skin to release. Sige nga, matry nga natin. Yay! So, as for the mark, mawawala daw yun ng mga 3 days to 1 week. The bruises for cupping can last for a few days up to 2 weeks. According to TCM practitioner Casco, it is expected that over several weeks of repeated cupping treatments, the bruising will decrease as the stagnation resolves. This indicates a successful result of a cupping treatment protocol. Cupping should not be performed on skin sites with active inflammation, burns, infection, or open wounds. Moderate, temporary discomfort can be expected. Oh, naginhawaan ka ba, Rinya? Wow, at nakatayo naman tayo
meron pa ni Palong method of relaxation and feeding. So Rainier, kung saan naman, pakiramdam? Sarap siya sa feeding, nakaka-relax. Nakakawala nga ng stress eh. May kakaibang feeling nga lang sa likod. Ang cool nga nun, kasi nung nilagay ko yung baso, biglang umangat yung skin. Oh, talaga? Oo, nakita ko yun. Sige, sige, try ko din. Ayan. Guys, try nila din. Nagaling na sa amin yan ah. At dyan na pala natatapos ang aming segment. Kaya tandaan, relax ka lang!